If you find this segment informative, please click the thumbs up button and subscribe to stay updated with our latest news and share this broadcast to your friends and family. Your support helps us keep you informed. Help us get our first 10,000 subscribers. Your engagement matters. Liking, sharing, and subscribing to our content not only helps more people discover the important stories we bring you, but also supports our team's hard work. It boosts our visibility in the algorithm, making it easier for others to find ways to stay informed. Thank you for being part of our community. Guys, once again, good morning. This is Gilbert Lopez Martihe Katso. Nakasakay ta karon sa we are riding on the Yui taxi. And of course, as you can notice, naka-red pa rin ang ating driver. So, most of the time, most mga taxis talaga ay I think it's required na magsuot talaga ng red. Except lang sa holiday, kasi ang holiday is green. Natawa ko sir. Today is green and anyway, we're not here to discuss about colors of the what they are wearing, but let's talk about taxi. No, biyahing, you know, biyahing Davao. Always as always, segment na to sa atong Pinoy Rab YouTube channel. Good morning Davao segment, and your host is Gilbert Lopez Martihe Katso. Interview na to si sir kung unsa mga maayo dis Davao, no? Bilang isang driver po. And as a driver, mga kaibigan, tatlong linggo ay po yung gagamitin natin kasi also our partners in America wanted us also to speak English. Even if we are nose bleeding, sir, mag nose bleed ta sa atong English ani okay ra. Anyway, tanong tayo ng Tagalog. Sir, pwede may bawali mo pangalan, sir? Is ako? Yes po, imong pangalan? Ferdinand Navarro. Ferdinand Navarro. Ferdinand Navarro. Si sir ay, of course, kasi hindi ko nakita na. Kasi ano. Pila ka tuwing na ka nagmanihog, kuan sir, taxi? Ako? Po. 30 years na. Wow. 30 years. So, hindi na po matatawaran yung experience niya po, yung karanasan niya sa pagmamaneho ng taxi. Anyway, guys, this segment is a viewers-friendly segment. Wala itong mga ano, wala tayong mga sensitive na mga pag-uusapan dito. Pag-uusapan natin dito ay buhay, lifestyle, mga good things na mga drivers na ano. Minsan din, meron din tayong mga pag-uusapan na mapag-usapang mga worst na mga pasahero. Bigla na lang hindi mo maintindihan. But anyway, lahat po na interview natin dito sa ano, dito sa Good Morning Davao ay lahat naman po ay magaganda. Sa ano. Pero kini nga taxi sir, bago lang ka. Na karplan na ulit. Ah, imuha na ni sir. Wow. Galing si guys. Si sir po ay nagmamay-ari na. Magmamay-ari if no, nakarplan na kasi daw ito. Itong sasakyan. And anyway, yun nga, always nating topic dito guys, to inspire also other drivers, no, na sana wag makontento, sana mag-strive, sana talaga magkakaroon ng ano na ano tawag dito, magkakaroon ng drive, na magkakaroon ng sarili, ipa-plan po yung ano, yung sasakyan pinagmamaneho po nila. Nakakarplan na ito sa kanya. Yun ang mga motivations guys na wala yung ibang driver. Siguro sa tagal ko ng tagal na ng panahon na sumasakay ako ng taxi, yung mga tawag dito, yung mga driver po ay mostly, hindi po taga Davao. Ano po sila? From Bukidnon, from Cagayan de Oro, meron ding Surigao, meron ding nasa ano, Del Sur, no? Ano sa, yeah, bandang Jensan, Santo City. And
Most din po sa kanila ay nagre-rent. I don't know si sir kung nagre-rent ng bahay. Sarili bahay sir o nagre-rent po kayo? Sarili. Sariling bahay. Sariling bahay. So, talaga guys, expect kapag sarili mo na yung tinitirhan mo, kahit na payak lang or kahit na ano lang, simple living lang. At least sigurado ako na instead of renting the house, meron kang extra o meron kang masasave talaga na money to acquire, no? Acquire properties, acquire things na maipundar mo para sa pamilya mo. And it's good indicator guy na ano, sa Davao City. Dito sa Davao City, sir, ano no? Lumad kang Davao niya, sir? Yung misis ko. Ah, yung misis mo. Tagalog po kayo? Drill. Drill lang yapon. Alright. So, yun guys, sa ano naman, sa tawag dito, sa lungsod naman po ng Davao, maraming nagsasabi na mas mura. Ay, hindi naman mas mura daw. Kaya lang mas madali lang daw. Mostly sa mga driver na na-interview po natin dito sa segment na ito ay talagang lamang. Kasi accessible, accessibility wise, and ano. So, maraming mga bagay-bagay na hindi alam ng ibang mga nagmamaneho or hindi nila alam. Nahihirapan po silang i-motivate yung sarili nila. So this is an inspiring story, guys. Si sir po ay nagmamay-ari po ng bahay. Kasi sabi ng iba, driver lang ko, sir. Wag niyong maliitin po yung driver. Kasi we grow up with the parents of my dad also is a driver. He drive public utility vehicle, yung Easy Jeep noon. Then, nung mag-umpisa ng lumabas yung Pio Minica, naabutan mo yun, sir? Naabutan pa rin ka pa nagmamaneho yata noon, no? So, yung Pio Minica noon, doon nag-umpisa yung papa ko. And, he really, kung sa Tagalog pa, naitaguyod talaga yung family. Although, hindi naman siya gaano ka, kasi minsan din sa personality kasi talaga ng tao po yan, na kung marunong ka talaga magtipid, kung marunong ka mag-save, yun, makapagpundar ka. Like sa mga nangyayari sa buhay namin ngayon, kung hindi ka talaga mag-save, hindi ka talaga mag-invest, yung investment po kasi namin ay it's all about putting up yung mga real estate. Nakatuon talaga sa mga real estate. Gumagawa ng boarding house para paparerentahan. If ever na may lupa na sasanla, mga ganun. So guys, this is an inspiring example that a taxi driver has its own property, may bahay siya, so wala siyang rent. And merong tawag dito, meron ding etong sasakyan, ano na sa kanya, naka-carplan na. So, titignan mo yung future, guys. Maliwanag na maliwanag. Unlike sa yung iba na hindi pa na-motivate, meron sigurong motivations, pero ang kahirapan talaga ang mangingibabaw minsan. Kasi biruin mo, hindi rin talaga madali magmamaneho. Meron ding iba, whole hindi lang 24 hours daw kukunin talaga yung so ganun talaga. Buti na lang dito sa ngayon dito sa Davao City meron na mga ganyan na ipapa-carplan sa iyo yung sasakyan. Paano kung wala? So this is an inspiring situation, guys, o isang scenario po na ma-inspire tayo na huwag tayo, lalo-lalo na sa mga nagmamaneho talaga ng taxi. We encourage yung mga drivers na nagmamaneho ng taxi na huwag mawala ng pag-asa. Si sir tahimik masyado, pero kung tatanungin mo, ang daming sigurado ako, marami pa itong mga naipundar. Kasi, tawag ito, kung gaano daw katahimik yung tao, yun daw kalalim ng investment noon. Kasi meron din kasi talagang ibang tao na, o may tao talaga na, yung parang private talaga ng tao. Anyway, this is only a segment for to inspire everyone
Kami nga noon eh, kung babalikan natin yung backstory ng life, nahirap talaga ng buhay. Pero talagang dapat consistent ka lang sa ginagawa mo kasi makakatagpo at makakatagpo ka talaga ng para sa'yo. Yung tinatawag nila na breakthrough. Ano yun, guys? I'm sure marami rin siyang na ano, marami rin siyang nadaan ng mga troubles in life, pero namamanage po yun kasi determinado po ang ano. Dito sa Davao City may mga ano eh, mga talaga maraming dayo dito. Sir, pag-usapan natin sir kung okay lang yung mga sites na mai-recommend mo sa Davao City po, mga tourist destination. Eden, Pilipinigin, Malabos, Crocodile. Wow. Talagang Jack Ridge. Jack Ridge. Kay Jack Ridge, parang bago. Apo ni Lola. Apo ni Lola, sir. Bago sa pandinig ko yan, sir. Dabawin niyo ako. Dugay na siya. Saan po yan? Lola Abon. Lola, saan po banda yun? Sa Matina. Matina. Apo ni Lola Abon? Hindi. Ang una ginanagod, ang Lola Abon. Opo. Tapos nag-embes ang iyang apo Gapon. Sila lang Gapon. Mga Dorian Kindi mo na. Ah, okay. So kung mga souvenirs po or mga pasalubong. Pasalubong. Pasalubong Centro. Wow. Asan banda yun sa? Sa Matina. May diritapit sa may kwan. Sa may bangsa GSIS building. Ah, okay. Guys, kung gusto niyo mga pasalubong before kayo uwi ng halimbawa kung nagbabakasyon kayo, kung gusto niyo sa pag-uwi niyo marami kayong mga pasalubong, doon kayo sa Lola Abon ba 'yan? Lola Abon, apo ni Lola. Lola Abon so og sa apo ni Lola. Magandang ano, magandang combination 'yon. Kita niyo guys, ang apo ay na-inspired po ng kanyang lola. Hindi po yung kanyang parents ang na-inspired ng kanyang lola, ang apo po. The second generation po. At sure ako kasi mapapalago talaga 'yan. Third generation. Sigurado ako na ano may ano na inspired 'yon. Nakita nila na magandang potential 'to sa business. Ganun guys, yung mga magagandang lugar. Anyway, approaching tayo ngayon guys sa ano no? Kasi sa Ecoland tayo dumaan. Approaching tayo ngayon sa tinatawag na exit point and entrance point. Exit and entrance po ng pinagmamalaki nating coastal road. Coastal na agi o diretso? Hindi, diretso. Hindi. Ito yung coastal guys. Makikita nyo. Going to coastal road. Yan ang pinagmamalaki natin. Na, ano. Hindi naman sa, not to be biased, but the legacy of our president, Rodrigo Rua Duterte. Until now, it's still on. Building construction is going on. Papuntang ano eh. Yung sa Magsaysay, nakita ko na ang taas. Nakita ko na sa Magsaysay. Guys, in my right side, mga condominiums po yan, nandyan po yung SM. No? Nandyan po yung SM. So, ganun po. Simple lang pamumuhay dito sa Davao. Kung magsipag ka lang talaga, mabubuhay ka. Pero kung talagang tamad ka, gutom ang aabutin mo. Ganun lang eh. Dito nga, may mga concept na dito na kung mag-ano ka lang, punta ka lang ng bukid, hindi ka magugutom. Kasi maraming pwedeng itanim mo doon at saka talagang aani ka. Eh yung iba gusto talaga magpaano? Gusto talaga mag-migrate. Yung iba nasa bukid, naghahanap ng syudad. Yung namang nasa syudad, naghahanap ng bukid. Kung alam lang nila sir, no, kung gaano ka ano rin sa syudad o sa bayan. Pero ano, balikan natin yung topic natin. Aside sa Lola, ano pa may recommend mo? Dun sa bukid nun. Ano yun? Anong meron? Yung sigal. Ah, okay. Bukid nun na pala talaga yun, no? Sigal? Hindi. Boundary. Boundary. Wow. Davao City. Guys, medyo malayo-layo na yun. Pero, Davao pa rin yun. Bimwa, yan. Oh. Yung mga ganung beach resort, so yung mga tinatawag natin na mga mountain resort ba? Laga na dito. Pili lang ka. Ano, sea clouds na dito. Sea clouds. Nakatod na kayo mga pasahero dito, sir? Nagator, magugusaw na ako. Kaso lang lahat. Ang ako ang Facebook page. Ah, okay. Si sir pala ay nagpo-post sa Facebook.
So ganun po 'yan, guys, ha? Ang daming pwedeng puntahan. Meron tayong ano, sa Kapatagan. Ah, Kapatagan. Kapatagan, napuntahan ko na 'yan minsan. Once din lang, meron sa Mati, Davao Oriental, meron din tayong Dahikan Beach Resort. Anyway, guys, sa Mati, Davao Oriental, exposed na po tayo doon, ang Pinoy Rock, exposed na po doon. Nakikita niyo yung picture natin noon, guys, na dinidevelop po namin na munting resort lang doon sa Dahikan, sa Lupang. That's the property of my wife, si Sol, na it's, ano na, divided na ngayon. So, yung portion po niya ay dinidevelop po natin into a parang resort na rin. Maraming plans pero nabinbin kasi pagpagawa kasi tayo ng bahay, so the proceeds muna sa bahay lahat. Anyway, pagandahin muna yung bahay bago ang ano, kasi we wanted to live a decent place to live. And then anyway, nandyan lang naman yan. So Mati, Davao Oriental, guys, napakaganda. Kung gusto nyo mag ano, kung gusto nyo mag maglibot sa lungsod po ng Davao. Kasi ang Davao City po, ang Davao po eh, hindi lang Davao City. The city is only one of the part of the Davao, no? Meron tayong Davao del Sur, Davao Oriental, Davao de Oro. Then ano pa yun, yung bago yung ngayon, bago. Ayun, de Oro ba, Davao de Oro? Davao del Norte and Davao de Oro. Ganun yun ngayon, guys. So marami nang pagpipilian, marami ka nang pwedeng puntahan. Kung gusto mo makita yung ano, kung gusto mo makita yung may bisikleta ganito sa taas, dito lang sa Davao meron eh. Yung may bisikleta sa taas. Sa Eden. Maganda yun. Zipline, bicycle line. Oh, zipline, yes, bicycle line. Buti pa si Sir, na-remember ni Sir. And then, sa harap nung ano, sa harap nung tinatawag na Eden, doon kami nakapunta rin. Tago. Tiki Tago, napakagandang resort. Walang init. Kahit na tanghaling tapat, walang init. Eh foggy ang lugar, guys. Foggy siya, tapos maganda, ang dami pwedeng puntahan. So dito sa Davao City, no? Kaya nagkwento tayo nga, kaya nga meron tayong segment na sa portion sa segment na Good Morning Davao na. Yung mga magagandang lugar na napuntahan na po ng ating mga drivers. At may i-recommend po nila na maganda. Yung ano, Greek Hills. Saan po yan? Bago. Unahanan ng Buddha. Ah, sa may Buddha, Greek Hills. Yeah, i-search mo, di, maganda yun. Oh, Greek Hills, ha? Remember sa tok-tok ng bundok. Yeah, tanyo na. Ang dami talaga bago dito sa Davao, guys, na hindi ko na alam. So, may malaki ang utang ko sa Davao City kasi hindi ko pa napuntahan yung mga bagay na yan, mga lugar na yan. Marami kang hindi napuntahan. Yes. Yeah. Pandinig mo. Bago sa pandinig na hindi ko pa napuntahan. Si Sir alam niya. Bagong ano, tingnan. Driver kasi siya. Oo. So, kaya na maganda. Kaya nga, nagtatanong tayo sa mga nagmamaneho talaga ng taxi kasi. Nahatid niya yung mga... Limited kasi tayo. Guys, sila guys. Sabihin ko sa inyo, guys. Sabihin nyo, lalo pa si Sir. Alam ko, alam ni Sir eh. Marami siyang alam na mga sulok-sulok po sa lungsod ng Davao, guys, na hindi ko pa talaga alam. Lalo pa ngayon, ang dami na yung mga subdivisions, anak ko. Biruin nyo, parang umikot yung mundo ko nung ano, parang umikot yung mundo ko ng, may checkpoint dito, guys. Motor yung mga ano, motor yung mga targets nila, mga registrations, ayan. Yung mga magsisimba. May taxi din, no? Tinignan din yung taxi, buti na lang, hindi tayo na ano. Wala naman dapat ikatakot. Wala namang sumasakay na ano. Ganun po, dito sa Davao, guys, sabihin ko sa inyo, dili kamahayan kung sa ibang black, kung sa ibang ano, nagmamarket pa sa hindi kamahayan, di ka talaga magsisisi, guys, kung malibot, maikot yung lungsod ng Davao. North, south, east, and west nga eh. Meron tayong Samal Island, na part of the Davao del Norte. Kala ko nga, yung Samal is part of Davao City. Del Norte na pala yun. So ganun dito sa ano, lungsod ng Davao. Marami kang pwedeng puntahan, guys. Marami kang pwedeng puntahan ang mga lugar. Anyway, it's a part of the journey sa mga drivers. Na marami silang alam na hindi po natin alam. Sir, mga pwede mo share ka, sir, o ano? Worse nga pasahero. Char lang. De, ako na magtatanong sa kanya.
na nakasakay, nakapasahero na ba ka, sir, o kanang kuan? Basta itong hubog daw, na ano? Hubog niya, nisuka pa yun, sir. Wala pa. Ah, wala pa. Pwede sa kuha. Oh, pero mahibalog yun ka, sir, nga, hubog. Hindi naman hubog masahero gabi. Ah, okay. Yun ang advantage niya, guys. So, hindi talaga niya may experience yun kasi hindi na siya pagkagabi na, wala na, hindi na siya magmamaneho. That's good. Clever masyado yun, guys. At saka safe talaga kung hindi ka magmamaneho sa gabi. Yun ang lamang kung sarili mo na yung sinasaka, sarili mo na yung pinagmamaneho mo. Ikaw na ang boss. Kaya nga, dun sa trabaho natin, guys, no? As a vlogger, YouTube vlogger, guys. Hawak ko ang oras ko. Kung gusto kong lumabas para magkaroon ng content, lalabas ako pag most of the time nasa bahay kasi nag-i-edit lang ng ano, inaasikaso lang yung mga videos. Ngayon, eh, marami tayong mga nadagdag na segment, so medyo na-busy na. At ang reward lang po natin, o reward po natin, of course, mamasyal tayo sa Saturday, kain sa labas, magpapagupit, ganun lang. Tsaka, ano, gusto ko nga makapag-experience ng medyo malayo naman, travel. Sana ma-grant yung mga travel natin. Ganun po. Malapit na po tayo sa La Escuela, guys, na doon po tayo mag-congregate ngayon. Doon po tayo mag ano. And wala pa bang 9 o'clock? No? Wala pa. Hopefully. And straight, oh, straight lang po tayo. La Escuela, meron dyan, no? Eskwelahan. Kinder ba? Ano na sila? Mayroon na silang high school. Ah, tapos simbahan? Likod sa simbahan? Hindi rin. Kasi ang eskwelahan po, sa taas na doon kami nagko-congregate. Ayaw, makita mo rin building dyan. Ay, ang building na blue? Oo. La Escuela Global Academy. Hopefully, makapag-connect one of these days, magkaroon din tayo ng school dun sa Matid, Tabaw Oriental, particular sa Lupang. School. La Escuela. The school is old. Oh yes. U-turn tayo, sir. Napala mo sa Jonex. Mas barato man yung Jonex. Ah, school pag yapo ng Jonex? Dili, kananan. Ah, oh, kananan. Kung mag-jackreds ka rin, nakakaon yun. Ah! Oh. Diba? Oh. Ang jackreds mo kananan, pati mahala. Ah, mahal dito, tinuod, no? Pero... Gapo lang ito sa mga view. Mga view, oh yes. Ma-enjoy mo talaga yung mga view. Yung mga tao naman is, view naman yung hinahanap. Oh. Kaya, bahalag mahal, basta kay makakita lang sila og view. Ano talaga. So guys, ito po yun, no? Dito na tayo. And then, ipaplaster lang ni Sir. Talagang, ano lang niya yung sasakyan kasi. So guys, ang buhay ng driver, ganun po guys. Sir, bye-bye ka naman. This is Gilbert Lopez Martin Cazzo. Good morning, Davao. Thank you. If you find this segment informative, please click the thumbs up button and subscribe to stay updated with our latest news and share this broadcast to your friends and family. Your support helps us keep you informed. Help us get our first 10,000 subscribers. Your engagement matters. Liking, sharing, and subscribing to our content not only helps more people discover the important stories we bring you, but also supports our team's hard work. It boosts our visibility in the algorithm, making it easier for others to find ways to stay informed. Thank you for being part of our community. We'll be right back.